Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 152 ng season 2 Islam Dunk Fanmade na pinamagatang Japan B-League. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm bunking deep in Tennessee. With my brothers from the 3B, quick to click and break the peace. No respect for what they... Sa nakaraang episodes nga, dahil sa jumpshot ni Sakuragi, nagawa na naman nilang makalamang ng apat. At nasa Yami umatik na nga ulit ang ball possession. At hawak na nga ito ni Ryuichi. Habang idinidribble ni Ryuichi ang bola, sabay sigaw ng tagahanga nila. Huwag nyo hayaan na matambakan nila kayo. Baka mahirapan na kayong maghabol niyan. Napalingon naman si Ryuichi sa mga tagahanga nila. Sabay sabi sa sarili nitong hindi ganun kadali ang gusto nyo mangyari. Mabilis nga ay dinidribble ni Ryuichi ang bola at nagawa nitong malusutan si Sendo. Sabay jump shot nito. Dahil maayos ang pagkakarelease ng bola ni Ryuichi, pumasok nga ito. Kaya puntos para sa Yami umatik. Ang score ay 53-51. Napababa na naman nila sa dalawa ang kalamangan ng Kanagawa. Ayun, napababa na naman nila ang kalamangan ng Kanagawa. Sana tuloy-tuloy na yan. Sige Ryuichi, galingan mo pa. Sigawan nga ng mga fans nila. Nice shot, Captain. Pati nga ni Shishido. Sabay ngiti nito. Huwag muna tayo magsaya hanggat hindi tayo nakakalamang. Depensa na tayo. Dalawa pa habulin natin. Wika nga ni Ryuichi. Sendo, ano nangyari? Ganun ka lang niya kadali na alusutan. Pagtataka nga ni Maki. Kaya nga eh, bigla kasi nagbago ang galaw niya at naging agresibo siya. Nababasa ko sa mata niya na hindi siya magpapatalo. Sagot nga ni Sendo. Napatingin na nga lang sa kanya si Maki. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola at hawak-hawak na ito ni Sendo. Depensa! Depensa! Paulit-ulit nga na sigaw ng mga fans ng Yami umatik. Grabe! Ang iingay nila! Ang sakit sa tenga! Akala mo naman talaga makakalamang ang kupunan na kanilang sinusuportahan. Wika nga ng mga kaibigan ni Sakuragi. Idinidribble na nga ni Sendo ang bola nang biglang niyang napansin ang senyas ni Rukawa. Sabay bulong nito. Okay Rukawa, nagets ko na. Nagsimula na ngang umatake si Sendo. Pilit naman siyang pinipigilan ni Ryuichi. Sabay nga ngumiti si Sendo. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Ha? May nakakatawa ba? Tanong nga ni Ryuichi. Wala naman, sagot ni Sendo. Biglang ang kumalas si Rukawa sa pagkakadepensa ni Shiroa. Sabay takbo nito papunta sa ilalim ng basket. Akin na ang bola, dali, wika ni Rukawa. Di na nga nagdalawang isip pa si Sendo at ibinigay na niya ang bola dito. Nakalusot yung number 11. Yari na, siguradong puntos na naman yan, sambit nga ng mga manunod. Pagkakuha nga ng bola ni Rukawa, sabay dribble nito. Mag-a-attempt na sana ito ng slam dunk nang bigla siyang sinabayan sa ere ni Jize. Pipigilan kita, malakas na sigaw nga ni Jize. Maabot na sana ni Jize ang bola nang bigla itong ibinali ni Rukawa sa ere. Ha? Di maaari. Sa ganung posisyon niya, nagawa niya pang may iwas ang bola. Gulat na sabi nga ni Ryuichi. At yun nga,
tagumpay ang pag-iwas ni Rukawa sa bola at isang slam dunk ang nagawa nito. Puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 55-51. Balik na naman sa apat ang kalamangan ng Kanagawa. Napanganga naman ang mga fans ng Yami umatik sa pinakitang galaw ni Rukawa. Naghihiyawa naman ang mga Jologs na fans ni Rukawa at paulit-ulit nitong sinisigaw ang pangalan niya. May maitutulong din talaga ang Jologs na fans ni Rukawa. Natahimik tuloy ang mga tagahanga ng Yami umatik. Wika nga ni Takamiya. Kahit sino, matatahimik talaga. Daig pa na naka-speaker pag sumigaw ang mga yun. Sabat nga ni Uksu. Nice Rukawa. Mahusay ang pagkakabali mo sa area. Bati nga ni Maki. Kung di ko ginawa yun, baka nablock na niya ako. Sagot nga ni Rukawa. Depensa na agad kayo. Huwag niyo hayaan na mabawian kayo. Halos 4 minuto na lang ang natitira sa oras. Ibuhos niyo na ang lahat para sa laban na to. Malakas na sigaw nga ni Coach Tauka. Napatingin naman sa kanya ang mga player. Di naman makapaniwala si Gize sa ginawa sa kanya ni Rukawa. Kaya nilapitan tuloy siya ni Ryuichi. Sabay sabing, okay lang yan Gize, babawi tayo. Nasa panig na nga ng Yami umatik ang bola at hawak-hawak na ito ni Ryuichi. Okay mga kasama, bawi tayo. May 4 minuto pa ang natitira. Kaya pa natin habulin yan. Wika ni Ryuichi. Biglang atake nga ni Ryuichi, pero sa pagkakataong yun, di niya na magawang makalusot pa sa ginagawang depensa sa kanya ni Sendo. Kung kanina nalusutan mo ko, ngayon hindi na. Hindi mo na mauulit yun. Wika ni Sendo. Kainis. Humigpit ng pagkakadepensa niya. Bulungan ni Ryuichi. Dito, pasa mo sa akin. Wika ni Shishido. Di na nga nagdalawang isip pa si Ryuichi at ipinasa niya kay Shishido ang bola. Pagkakuha nga ni Shishido sa pasa, mag-a-attempt na sana ito sa perimeter nang biglang napatalon si Maki. Ano? Isang fake? Ulat na sabi ni Maki. Nagawa nga ni Shishido na ma-fake si Maki. Sabay tira nito. At isang malinis na tira ang pinakawalan niya. Dahil maganda ang pagkakabitaw niya sa bola, pumasok ito. At puntos para sa Yami umatik. Ang score ay 55-53. Balik sa dalawa ang lamang ng Kanagawa. Ang ganda ng laban. Palitan lang ng puntos. Ramdam talaga ang championship. Wika nga ng mga manunood. Nay Shishido, mananalo tayo dito. Walang susuko. Laban kong laban. Wika ni Ryuichi. Tama ka, Captain. Tayo ulit ang hawak ng tagumpay dito sa Japan B-League. Huwag muna kayo magpakasigurado, Yami umatik. Di pa tapos ang laban. Bulungan ni Maki sa sarili niya. Hawak na nga ng Kanagawa ang bola at nasa kamay na ito ni Sendo. Idinidribble na nga ni Sendo ang bola nang mapansin niya si Maki na nangihingi ng pasa. Aba, iba aura ni Maki ah. Yung mga mata niya, iba makatingin. Parang may ibig sabihin. Pansin nga ni Sendo. Kaya ipinasa ni Sendo ang bola dito. Pagkakuha nga ni Maki sa bola, nagdribble ito. Sabay tulak ng bahagya kay Shishido. At isang step back ang ginawa niya. Sabay tira mula sa three-point area. Di na nga nagwang mahabol ni Shishido ang tira ni Maki. Dahil nawala ito sa balanse. At yun, pasok ang tira nga ni Maki. Puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 58-53. Umangat na nga sa 5 ang kalamangan ng Kanagawa. Ayan na, nag-init na si Maki pre. Humanda na kayo, Yami umatik. Di nyo na mapipigilan yan. Malakas na sigaw nga ni Kyota.
na nakaupo sa bench. Nice, Maki. Ang bilis ng galaw mo na yun ah. Bati ni Sendo. Hindi ako papayag na basta lang tayo matatalo dito. Sagot nga ni Maki. Ang lakas mo talaga, Lolo. Bati din ni Sakuragi. Ganun lang nila kabilis na bawi ang puntos at nadagdagan pa ang lamang. Kakaiba talaga ang kanagawa. Kamangha-mangha ang pinapakita nila sa laban. Usap-usapan nga ng mga tao. Dahil sa tres ni Maki at chemistry ni Sendo at Rukawa, napanatili nila ang kanilang kalamangan. Sila na kaya ang mananalo? O magagawa pang mabaliktad ng yami umatik ang laban? Yan ang aabangan natin sa nalalapit na pagtatapos ng laban. Muli, maraming salamat. This is Phantoman and sign out. Bye-bye!